talaga ulo niya. Opo, last year po ito nangyari, sir, eh. Kung saan namin hinahagilap. Ba't ginagawa nila ito sa inyo na nilayasan kayo? Yun na nga po, sir. Mula po nang sumalis lang nung fraternity na yan, sir. Po. Anong pangalan po ng fraternity? Cavite Varsitarian po. Saan eskwelahan sila? Sa Maliksi po dati. So, ibig sabihin, paulit-ulit na sila naglayas dahil opo, sabi mo? Opo, ulit-ulit po. Dati na, ginawa na nila ito. Opo. Pag naglayas sila, saan sila pupunta? Lagi naming mahahanap dito sa Maytansa po nung nakaraang taon po. Lagi sila nandun. Tapos nitong huli po, nung first week ng February po, sabi pa nga na sa akin, Mama, dyan ka nang muna, dyan ka na rin kumain kasi kami magbabantay dito sa bahay. Pag uwi ko, wala na po sila sa bahay. Tapos ginagawa ng anak ko, pinupos na sa Facebook. Nung Friday lang po, may nag-text sa anak ko na, nandito yung mga kapatid mo sa may Cainta daw po. Nakita daw yung doon sa San Juan po ng Cainta. Anong ginagawa sa Cainta? Pagkalakad-lakad lang po. Tapos napunta namin nung gabi, nahanap namin silang dalawa. Okay, kanino sila tumira nung... Hindi nila sinasabi po, sir, kung sino ang tinitirhan po. So, nahanap nyo? Upo, kasi may nagsisit up yung tao nang nandito nakatira. Okay, minsan so pinuntahan nyo? Upo. Okay, kaninong bahay yung tinitira nila? Wala po sila sa bahay. Dan sa mall namin sila nakita po doon sa may Q Mall ba yun? Pagalagala? Upo. Tapos kinausap nyo? Kinausap namin na umuwi. Ayun, umuwi po. Tapos nung pagkasabado ng hapon po, nag-CR lang po ako. Paglabas ko po ng bahay, wala na sila. Kaya pinasunda namin, wala na po. Nakasakay na po ng jeep. Kailan sila nag-umpisang naging pasaway at nito layas na pong layas? Taon na pong grade 10 po sila, sir, eh, nung pasukan pa po. Kasi nakita ko po kasi nung may pasa dito sa ngita. Hindi ko po alam kung ano po yun. Tinawag ko yung panganay ko, ano nangyari? Yan. Bakit nangingitim yan? Sabi, Mama, sumali ng fraternity. Sorority ito, sorority. Kasi mga babae sila. Baka yun na po doon siguro. Tapos ngayon, naglayas po sila. Nahanap namin sa Tansa, sir. Pinatawag ko yung presidente ng fraternity nila. Nagkita-kita kami sa ano sa barangay. Ano pala ng leader? Ano ba yun? Yung Garcia apelido po. Saan nakatrito si Garcia? Sa Tansa po. Okay, so kasi tinanong po, mo siya, bakit mo nirecruit yung anak ko? Ano sabi ni Sabi po, Garcia? Mga anak mo ang may gusto. Eh, sabi ko nga, yung mga minor yan eh. Etong si Garcia, matanda na. Opo, mga 30 plus ata yung edad po niya. Eh. Marami po sila mga bata po, sir, kasama nila. Alam mo kung saan nakatira to si Garcia? Opo, alam ko po. Ma'am Rebecca ng CSWD. Magandang tanghali po. Andito kasi isang mother at yung kanyang mga anak sa kanyang paniwala ay pumasok sa isang sorority at identified niya na po yung leader at alam niya kung saan nakatira na kung saan ang dami rin po mga dalagita roon, mga kabataan, na doon tinatambak matapos ma-recruit. It is a legitimate organization, sir, yung Cavite Varsitarian. Kasi maganda po yung objective ng Cavite Varsitarian. It's more of civic and community activity, actually. Ang ano lang po, baka nagkaroon ng ibang connotation po nagamit ng Cavite Varsitarian dito sa ibang hindi magandang gawain ng mga kabataan. So ang sinasabi niyo po, legit itong Cavite Varsitarian. Mabait yes. Ito, matino, and all. Yes po, opo. At kilala niyo po kung sino ang yung mga leader nito na sa likod nito? Hindi ko po exactly kilala, pero kasi meron kaming mga nakakausap na po na magaganda po yung layunin, yung activity po ng Cavite Varsitarian. Actually, may mga community activity po sila eh, like supplemental feeding program for the children. Kung mababait sila, matitino, kung tama yung sinasabi niyo. Eh bakit po sinabi po nitong si mother dito, yung kanyang anak na membro ng Cavite Varsitarian, palaging naglalayas at minsan naabutan niya sa Tansa Cavite, headquarters nitong nung Cavite Varsitarian at ang dami rin pong mga minor de edad. Yun nga po sir, sinasabi ko po, baka po kasi nahaluan na ng ibang activity itong Cavite Varsitarian. So kung nahaluan naman, dapat man paguli na. Siguro po sir, ang ano, malaman po natin kung sino po yung pinaka-leader po nung sinasabi ng mga kabataan na yan, doos kung saan mang area po. Ma'am, it's yes, about po, time sir. Na siguro po imbestigahan po ninyo. Opo, opo. Hindi porket sila po ay nagkakaroon ng feeding program, sila po ay nagkakaroon ng civic activities, yes, opo. Eh matino na agad sila. Opo. Colonel Santos, yes, sir. Sir. Yes, sir. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Sir, narinig niyo na po itong Cavite Varsitarian? Yes, ngayon lang po narinig from you. Eh, sir, marami rin doon mga kabataan na mga nagsilayas, kanilang mga magulang, at doon daw po nakatambak. Sir, this is something na kailangan maimbestigan siguro ninyo, sir, sa tulong po ng ating mga taga MSWD, DSWD, CSWD, and all. Yes, sir, sir. Ma'am Rebecca? Apo, apo, apo. Total, alam niyo na po lang itong Cavite Varsitarian. Kami din po pupunta dyan sa inyo kay Colonel. Pagtulungan po natin to. Yes po, opo. Hanapin po natin itong mga leader-leader nitong Cavite Varsitarian. Kausapin nyo kung pwede makipag-usap. Kung ay makipag-usap, di kalawitin ho natin. Opo, opo. Okay, ma'am? Opo. Makausap din po namin, Sir Tulfo, si nanay. Oh. Kung makakapunta po siya sa aming tanggapan. Nakausap po na po siya, sir. Oh.
ano nangyari? Dapat ipasok na namin yung sa shelter nila. Tapos itong kambal po, nagmamakaawa sa amin na, ma, bigyan mo pa kami ng last chance, hindi na kami iulit. Okay. From that time, sir, umulit pa ng umulit ng umulit. I think ang problema, ma'am, is doon sa Cavite Varsitarian, kung tama itong mga kwento na narinig ko, hindi po talaga doon sa mga bata. Kasi itong mga bata, mga minor to, madaling ma-influential, madaling ma-corrupt yung kanilang mga isipan, di ba? Tama po, tama po. Yan po yung dapat nating mabantayan. Kasi nga po, baka po na napasukan na nga po. Pero anyway, sir, ang may kakausapin din lang po akong isang kakilala namin na member. Hindi ko din po sinasabi, sir, na maganda o hindi maganda po yung grupo ng Cavite Varsitarian. Pero dapat po makita natin, baka nga may iba pa na pong gawain within the ano. Ma'am, kapag kinausap niyo po yung member, pwede ba isama po natin ang provincial director ng Cavite, si Colonel Marlon Santos, yung PNP natin? Sige po, sir. Opo, opo. Colonel Santos, darating po kami dyan sa inyong tanggapan, Colonel. Yes sir. Anytime sir. Yes sir. Salamat po Colonel Santos. Ha? Maraming salamat din po. Yes thank sir. Impisigan po namin yan sir. Impisigan po namin. Thank you po Colonel. Ma'am Rebecca. Yes po. Sige po. Darating po kami dyan sa Monday. Makikipagtulungan po tayo sa ating PNP. Ano po? Apo, apo. Salamat po madam. Okay, salamat din po. Sir, kahapon yung kapitbahay namin, kachat nung kambal. Sabi nila, nandun daw po sa Borlan. Saan yung Borlan? Doon po sa Tansan. Doon po namin sa nahanap doon dati nung last year. Saan ba yung lungga ng... Dito sa Punta Dos po. Alam mo yung exact lugar? Oh, kasi po napinuntahan. Ano yung bahay? Ano yun? Bahay yun, sir. Pero mga bata, yung ma-recruit, may kapitbahay nga po kami, puro sila minor eh. Ako nga po nagpaalam sa mga nanay nila na yung mga anak nyo, sumali na din doon yan. Kaya yung isa, tumigil na kasi tinatakot daw sila. Naku po, ano mga pinanggagawan sa mga bata na yun? Tinanong ko yung isang member, sabi nila, mayroon daw silang monthly Diyos. Bakit mag-monthly Diyos? Kaya siguro lang laging nangungupit yung mga anak ko doon sa tindahan po. Kasi may monthly Diyos po, sir eh. Ah, so mayroon monthly Diyos? Ibig sabihin, magbibigay sila doon sa siguro po. Samahan? Mm po. So kaya pala kupit na kupit sa inyong mga bata? Kaya po, ako talaga mismo, sir, pumunta doon sa bahay ng presidente nila doon. Nagkita kami doon sa barangay captain nila. Ano sabi ni presidente? Ang mga anak mo talaga, ang titigas ng mga ulo. Sabi ko, nandun na nga tayo matigas ulo ng mga anak ko. Ang point ko doon, minor pa yan, sir. Bakit nyo tinatanggap, sir? Correct. Yon. Correct. Bawal kaya, yon. Bawal. Kaya nung gabing yun, sir, mga alas 7, nalabas na yung mga bata kasi may GC po sila, sir. Nag-message sila kung sino nakakup-kup kay Kambal. Ibalik nyo kaysa sa barangay. Anong pangalan ito si Garcia? Aldrin po. So nag-recruit siya? Parang networking, baka may Ferrari nito. Yun, hindi ko nga po alam. Pumuti na ba ito? Ah, bakla po, pero baklain po yan, sir eh. Sige ma'am, ayusin natin ito. Oh, sige. Promise, Monday ma'am, kasama ang PNP, kasama po yung DSWD, MSWD, CSWD, barangay, tayo, lulusob tayo doon, okay? Oh, sige po. Salamat po. Salamat po, sir. Thank you. Tingin niyo ma'am, bakit po umalis sa poder niyo ma'am itong mga anak niyo? Yung fraternity na yan, umpisa na yung mga ugali nilang lumabas ng mga ganyan, palasagot na. Dati-rati, hindi naman sila ganyan po eh. Gano'n po ba kahirap sa isang nanay na magkaroon po ng mga ganong anak? Masakit po, kasi hindi ka makakaisip ng maayos, hindi ka makatulog ng maayos. Yung asawa ko, may trabaho po yan, hindi siya makakatulog ng yung street ng tulugan isang gabi, hindi. Hindi kami makakain. Minsan nga, na-torture yung utak ko. May nakita akong kahawig ng anak ko. Bumaba ako doon sa sakyan. Hinabol ko yon, hinawakan ko. Laking gulat ko, hindi pala yung mga anak ko. Naiyak ka lagi. Naisip mo kung baka napawariwara na. Kambal, Sam, Ray. Ilang buwan na kami naghanap sa inyo nak. Hindi kayo naawa ni Papa. Parang nababaliw-baliw na si Papa mo. Napabayaan yung hanap buhay nang dahil sa inyo kakahanap. Umuwi na kayo, nak. Kung sino may ang kumukup ng mga anak ko, parang awa nyo na ibalik nyo na. Minisis pa kayo ni Papa, bakit kayo umalis ng Sabado? Hindi pa kayo nakapag-usap ni Papa. Namimiss kayo ni Papa. Bakit ba kailangan ng hantong ganito? Bakit ba kayo maglayas? Lahat binigay namin sa inyo, lahat. Nak, please, umuwi kayo. Umuwi na kayo para sa kabutihan nyo, nak.